Umabot na sa Kalayaan Islands sa West Philippine Sea ang isang grupo ng mga kabataan. Paimbestigahan naman ng Coast Guard ang may-ari ng barko na ginamit ng grupo. Lalo't hindi sila pinapayagang maglayag dahil posible itong magdulot ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. The Paw Patrol, Hazel Salas. Nakarating na kanina sa Barangay Pag-asa sa Kalayaan Island sa West Philippine Sea ang grupong Kalayaan Ating Itong Movement. Huwebes ng umaga nang umalis ang grupo. Nobyembre at 30 pa dapat silang naglayag para sa kanilang Freedom Voyage. Pero hindi sila pinayagan ng Western Command, Philippine Coast Guard at lokal na pamahalaan ng Kalayaan dahil sa sama ng panahon at epekto ng issue ng West Philippine Sea. Ganun po kaseryoso yung aming adhikain, ganun po kami kadeterminado. Gamit ang mga sat phones, ito ang nagsilbing komunikasyon ng mga volunteers para iparating ang matagumpay nilang paglalayag. Ang mga natirang miyembro ng grupo, nagdiwang ng Pasko at tagumpay ng grupo sa Barangay Buena Vista sa Puerto Princesa. Yesterday evening, nandun na po talaga sila. Safe naman po. Ipapatawag naman ang Coast Guard at Philippine Navy ang crew ng ginamit na barko. A violation in watercraft and it's part of our mandate. It's for the interest of public safety. Agad nagdaos ng awareness campaign ang grupo pagkarating sa isla. Inaasahan namang makakabalik sa Puerto Princesa ang mga miyembro ng Kalayaan Atin Ito Movement bago magbagong taon. Hazel Salas, ABS-CBN News, Palawan.